Welcome to my new channel and please guys, paki-subscribe ang new channel ko. So, hi everyone. So, ikukwento ko lang guys about pag malungkot ka, ang hirap i-pretend na masaya ka. So, ayun. Totoo guys, yung pag malungkot ka talaga, ang hirap i-balance na maging ang saya mo. Alam napakalungkot mo lalo na pag nasasaktan ka. So, ako guys, yung i-share ko lang yung sa akin, kung ano yung naging experience ko, kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung naging experience ko sa buhay na pag may asawa kang Pakistani, or pag may asawa kang foreigner. So, yun guys, mahirap kasi sa part ko, ako yung naging pangalawa. Ako yung naging pangalawa guys, kasi ako yung nakatago. Kahit alam ng parents na yung nanay niya, yung kapatid niya, ang hirap pa rin kasi sa mga family niya iba, wala pa rin siyang asawa, single pa rin siya. So, ang una pa rin niyang asawa ay yung Pakistani. So, ako yung nagiging pangalawa. Sa mata lang ng ala, ako talaga nauna kaysa sa isa. Pero, in the real, yung reality talaga na mas nauna siya. Parang mas nauna siya kasi siya yung legal. So, di ba ang hirap guys? At saka ang hirap guys nung yung pag magkasama kayo. Tapos, kasi nung magbuntis yung isa, pag magkasama kayo, ang saya niya kasi nagtitext silang dalawa na sinisend ng asawa niya na yung damit ng anak niya. Siyempre excited yung asawa kasi asawa ko kasi first baby niya. 'Di ba? So masaya siya na sinisend sa kanya yung mga picture ng anak niya, yung for the first time yung mga damit nung hindi pa maisilang yung anak niya. So 'di ba? Ang masakit sa part ko guys, yung magkatabi kayo ng asawa mo, pero masaya siya doon sa kachat niyang asawa kaysa kahit nakatabi ka niya. Diba? So, masakit para sa akin yun guys, pero iniintindi ko lang. Kasi, hindi naman ako nagkaanak, diba? Hindi ko naman siya masisi, una kasi ginawa naman niya yung lahat na, ginawa niya yung paraan, lahat, para lang mapuntis ako, pero hindi talaga ako nabuntis guys. So yung moment na saka lang ako mabigyan ng anak ni nang mabuntis na yung isa, yung huli. So di ba? So siyempre plano ng Allah, kaya wala na akong magawa doon. So nung guys, yung part na natutunan ko, pag makapag-asawa ka ng ibang lahi, is unang-una maging handa ka. Handa ka kung anong pwedeng mangyari anytime, lalong-lalo na hindi kayo magkalugar. Pangalawa, na natutunan ko, ay ang pagtitiis guys. Nagtiis ako ng sobra-sobra kasi sa 8 years and half kami nagsama na hindi pa ako buntis noon. Natanggap yung hindi ako nanghiwalay sa asawa ko. Hindi ko siya iniwan, hindi ko siya hiniwalayan kahit alam kong ayaw na sa akin ng parents niya. So, ang pangatlo guys na natutunan ko, dati kasi sinasabi ko sa kanya na pag magkaanak ako, kahit malaya ka na kung saan ka pupunta, at least may anak ako. Pero hindi guys, mali pala ako. Ngayon may anak ako guys. Ang hirap guys na yung ang anak mong dalawa, yung pag nakikita mo yung tatay nila nasa side ng isa, tapos sila nasa poder ko. Siyempre, kailangan talaga ng anak na kompleto yung non-pamilya, diba? Lalo yung kaharap niya yung tatay niya, araw-araw, kaharap na yung nanay niya, araw-araw, diba? So,
sa part na yung guys, akal, kasi supposed to be tanggap ko na din, di ba, yung asawa niya. Pero nasasaktan ako sa mga anak ko. Una is nagsiselos ako kasi doon kasama niya yung anak niya, kasama niya yung asawa niya. Samantala yung anak ko dito, hindi niya kasama. Lahat ng effort, lahat ng time, lahat ng paghihirap sa akin lang. Yung pera lang sa kanya. So, nagsiselos ako guys. Mas masakit din pala na magkaroon ka ng anak na mas malayo yung tatay nila kaysa sa'yo. Samantalang yun ang nakukupkup niya. So, kaya minsan nasasabi ko sa kanya na if hiwalayan na lang kita, ibigay na lang kita sa asawa mo at mag-move on na lang ako. So, sinasabi naman niya guys, wala daw, hindi daw imposible na maghiwalay kami. Walang, hindi daw imposible yun kasi may anak daw siya sa akin. So, minsan nalilito ako guys kasi sabi niya nung una, pag continue sila ng asawa niya sa Pakistani, so wala kaming chance na magsama in lifetime. So ngayon kasi naisip ko, ay napaka-selfish naman, 'di ba? Kung pera lang ang ibibigay niya, samantala kami itapon lang dito sa Pinas. Kaya sinabi ko sa kanya na kung ganun yung plano mo, makikipaghiwalay ako sa iyo kasi hindi ko 'yun kaya. So nung ngayon guys, totoo yun, kahit ngayon dito gusto ko na magpahiwalay pero siya naman guys ang may ayaw, kaya yun, nakiusap na rin yung kapatid niya na huwag ko daw siya hiwalayin kasi ha, yun ang sabi sa akin, so mag-abroad, kukunin niya kami ng mga anak ko, kami ang gusto niyang makasama. Tapos sinabi rin ng kapatid niya na kami din ang gusto niyang makasama, kaya mag-stays mo muna ako hanggat wala pa siyang nahanap na trabaho. So ayun guys, siyempre ako rin naman, nakakalma ko rin yung sarili ko kasi mahihirapan din ako pag maglaki yung mga anak ko na walang tatay, di ba? So, ayan guys. Kwento ko lang guys ang kwento ko. Kukontinue ko lang ang kwento ko kasi busy na masyado yung mga anak ko. Pag may anak ka na talaga, lalo na pag twins, ang hirap ibalansi yung oras mo. Halos kahit pagkain mo or kahit pupunta ka lang ng CR, kung ang hirap, yung mahirap kasi hindi mo alam pag gising yung isa, tulog yung isa, pag tulog yung isa, gising yung isa. So, di ba, nakakapagod din. So, wala tayong magawa kasi pag anak talaga natin, kailangan mo mag-tease kasi anak mo yun, di ba? So, ayun. Shout out nga pala kay Bayuto at saka kay Sammy na nagpapa-shoutout sa akin. At shoutout din kay Amida. Hi, Amida. So, maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta sa akin. Then, hi, Lovey. All box na kaibigan ko in Aziza. I miss you so much din. So, hi, shoutout sa inyo. Lahat ng kaibigan ko dyan. Sara Cheda. Shoutout sa inyong lahat. Nami-miss ko na kayo. So, hi.